So alright, what's up mga tol? Ito si Suzuki Avenis 125. So for today's video mga tol, magre-review tayo ng Suzuki Avenis 125. Scooter type, bagong mukha para sa atin at napaka-unique nitong motorcycle na to from Suzuki. At ito yung gamit natin for today's video mga tol. Dito tayo sa kalikasan na napakaganda. So simulan na natin. Let's go! So alright mga tol, ipinapakilala ko sa inyo si Suzuki Avenis 125, ang scooter type ng Suzuki Motorcycle Philippines. So simulan natin sa itsura mga tol. Kung makikita nyo yung itsura ni Suzuki Avenis 125, napaka-muscular type niyang scooter. Napaka-unique ng kanyang itsura at siya yung tipo ng motor na kahit ilong ride nyo at pagod na kayo sa biyahe, siya yung magpapangiti sa inyo. Ayan, napaka-solid. So pagdating naman sa kanyang taas mga tol, ayan, mataas siyang scooter. So yung ground clearance niya, yung sukat niya is nasa 160 mm. Alright, pagdating sa kanyang kulay mga tol, ito ay color white na merong pagka-metallic pag natatamaan siya ng ilaw. Pero meron siyang mga parang glitters na makikita kayo. And combination of gray, black, napakaganda. Meron siyang decals na parang letter A, which is stand for Avenis. Sa baba, Suzuki. And meron siyang emblem na Suzuki. And eto, naganda na sa kanya itong word na Avenis na nandito sa kanyang side part na malapit sa upuan. Napaka-unique nitong motor na ito mga tol. Napaka-angas, muscular type scooter of Suzuki Avenis. So meron tatlong kulay si Suzuki Avenis. Merong orange and black and white. So yun yung kanyang available color. Pagdating naman sa upuan, dito tayo sa upuan. Nagustuhan ko ang kanyang upuan kasi napakalapad. Ang nagbibigay nito ng benefit sa rider is napaka-comfortable mga tol. In terms naman sa kulay, meron siyang combination ng black and gray. So napaka-luxury type ng kanyang itsura mga tol. Pagdating naman sa kanyang storage, buksan natin yung kanyang storage. Yun. So meron siyang sukat na 21.8 liters. So kasi yung half face na helmet dito, pero full face hindi kasya. Pero kung meron kayong mga bitbitin na gamit, mga damit, mag-outing kayo, kasyang-kasya dito mga tol. Sa lahat ng 125cc scooter dito sa Pilipinas, si Suzuki Avenis 125 ang merong pinakamalaking seat storage mga tol. Napaka-solid talaga. Pagdating naman mga tol sa kanyang meter panel, ayan, kung makikita nyo ang kanyang meter panel, saktong-sakto lang sa itsura ng motor. And naka-angat siya, ito. So, ang purpose nito mga tol, hindi kayo mag-worry na papasukin siya ng tubig kasi tatapon siya dito sa baba. And buksan natin. Yun. Merong pag-go si Suzuki. Yan o. So, fully digital na din ang kanyang meter panel mga tol. Meron siyang fuel indicator. Ito. And speedometer. Voltmeter, which is ito yung pinakagusto ko, nagustuhan ko dito. Plus point para sa akin si Suzuki Avenis about sa voltmeter. Kasi nag-worry tayo sa mga nauubusan ng battery dyan. Kasi ang daming mga kinakabit na ilaw and USB port. And meron siyang odometer indicator. Ayan, nasa 530 na siya. Meron na din siyang orasan. Ayan, napakaganda mga tol. Fully digital meter panel ni Suzuki Avenis. Napakaganda mga tol. At meron siya dito maliit na windshield, which is ito yung purpose nito mga tol. Kapag nakaharap tayo sa araw, may kita pa rin natin yung meter panel ni Suzuki Avenis. Alright, isa sa pinaka nagustuhan ko pa dito kay Suzuki Avenis, itong clearance dito sa aking paa. Napakalawak ng kanyang clearance. At dito sa may baba, meron kayong malalagay pa talaga kasi napakalawak niya. Kahit meron kayong ilagay dito, meron siyang hook dito.
meron pa kayong clearance para igalaw yung paa dito sa may baba. Pagdating naman sa gulong, meron siyang sukat na 90x90x12 front tire and disc brake, single disc brake, yan ah. Solid. Dito tayo sa likod. Pagdating naman sa likod, mga tol, walang sukat ng kanyang gulong. Nasa 90x100x10 yung kanyang sukat. So dito naman sa kanyang heat guard, at meron siyang glossy type and matte black na cover dito, napakaganda. Dito naman tayo sa kanyang fuel tank. Ito yung kanyang fuel tank. Napaka-unique ng kanyang fuel tank kasi nandito lang sa labas, nasa kanyang tail light sa taas. And unlike ng ibang scooter na nandito sa loob, siya nandito sa labas kay Suzuki Avensis. Napaka-unique. At sa mga nag-worry kung pinapasok ng tubig yung kanyang fuel tank, sinubukan ko siyang i-washing. Yung washing na may pressure and paulanan, hindi siya pinasok, mga tol. So paano siya buksan? Kailangan nyo lang ng susi ni Suzuki Avensis. Yun. Alright, pagdating naman, mga tol, sa fuel capacity, ang kanyang fuel capacity, mga tol, ni Suzuki Avensis is 5.2 liter. So malaki. Pwede siya, mga tol, pang long ride. Pagdating naman sa fuel consumption, halos umaabot lang siya ng 54 km per liter. So napakatipid, mga tol. As a scooter type, napakatipid na. Since FI na din siya, fuel injected na din. Kanyang, pagdating naman, mga tol, sa kanyang tail light, eto, medyo malaki yung kanyang tail light. Napaka-visible, mga tol. And pagdating naman sa kanyang signal light, ito, napaka-visible, mga tol, sa likod at harap yung kanyang signal light. Ayan, nandito ang kanyang signal light sa taas. Napaka-solid, which is ito yung nagmumukhang mata niya. At dito sa baba, ang headlight, mga tol. So meron siyang dalawang LED light. LED na din to, maliban lang sa signal light, hindi siya naka-LED, mga tol. So napakaganda ng kanyang signal light kasi ito yung nagmumukhang kanyang bibig na nakangiti at magpapangiti sa inyo araw-araw pag nakita niyo si Suzuki Avensis. So yung high niya nandito sa baba, low niya nandito sa taas. At based sa aking observation, paggabi, napakaliwanag naman, mga tol. At yung high niya, mga tol, hindi siya yung tipo na nakakasilaw sa kasalubong. Saktong-sakto lang na nakatutok dun sa dadaanan niyo, mga tol. As you can see, mga tol, ang kanyang tail light, ayan, napakaliwanag, mga tol. Naka-handbrake siya, kaya ito, pati ito umiilaw. Pero pag hindi siya naka-handbrake, ito lang yung makikita nyo. So, diba? Kahit malayong-malayong, mga tol, kitang-kita. Dito naman sa baba, meron siyang ilaw para sa plaka, mga tol. Pagdating naman sa safety features ni Suzuki Avensis, meron siya ditong handbrake at lock. Ito, mga tol. So, hold nyo lang yung handbrake. Then press nyo itong lock. Maglalock na siya, mga tol. And ito yung pinakagustuhan ko sa kanya, yung kill switch dito sa side stand niya. So kapag binabaan nyo yung side stand niya, automatic papatay si Suzuki Avensis. So yun yung plus point sa akin sa kill switch. So another plus point sa akin as motovlogger and naglo-long ride at malayong binabiyahe natin, madalas sa akin kasi nalolobata ng battery, nalolobat yung battery ni GoPro at aking cellphone. So ito yung pinaka plus point sa akin. USB port, mga tol. Ayan, naka-charge nga sa akin yung ating battery ni GoPro since malobat tayo ngayon. Meron na siyang USB port. Kung mag-worry kayo papasokin ng tubig, hindi po siya papasokin kasi meron siya dito nga rubber, which is yun yung nagpo-protekta para hindi makapasok yung tubig. Yan, oh. Solid. Suzuki Avensis yan. Alright, mga tol, pagdating naman sa kanyang takbo, sa kanyang speed, napaka-solid at hindi kayo bibitinin na sa Suzuki Avensis kasi since 125cc siya, meron siyang 124.3 displacement. Napaka-solid at talagang kahit sa ahon, sa mga ganitong lugar, kayang-kaya ni Suzuki Avensis. And nung nilong ride ko siya, mga tol, yung mga uneven roads at yung mga ganitong kalsada, which is maraming uneven roads yan at mga lubak, nilulusaw ni Suzuki Avensis kasi napakaganda ng kanyang suspension, yung telescopic and hydraulic suspension. Napaka-solid. So kahit sa long ride, mga tol, hindi kayo mag-worry kay Suzuki Avensis pagdating sa mga kalsadang dadaanan nyo. Alright, kung tatanungin nyo ako about kay Suzuki Avensis, ano ba talaga yung pinaka-nagustuhan ko kay Suzuki Avensis? Pinaka-nagustuhan ko sa kanya yung comfortable ako mag-drive dito, mag-long ride, and yung kanyang
fuel consumption, which is sa panahon ngayon, tumataas, bumababa yung presyo ng gasolina. Napakatipid niya mga tol, since fuel injected siya. Solid ko siya ng long ride, 114 km. Halos meron pa akong natirahang 3 bar pagbalik ko dito sa Kasiguran. At halos ilang araw ko pa, 5 days ko pa ata nagamit yung gasolina yon bago ko nag full tank ngayon dito sa biyahe natin ngayon dito sa Kasiguran ulit. Alright mga tol, pagdating naman sa kanyang presyo, umaabot siya ng 79,000 400 pesos. Yan, worth it naman yung presyo ni Suzuki Avensis dahil lahat ng specs na meron si Suzuki Avensis mapapakinabangan yung mga tol at talagang worth it. So alright mga tol, yun na may bibigay ko sa inyong idea about kay Suzuki Avensis. Ayan, naka-smile siya, napaka-solid mga tol. So, napaka-komportable niyang i-drive. Unang-una niyong makikita at ma-observahan ninyo kay Avensis 125. Napaka-muscular type niyang scooter sa lahat ng scooter na makikita nyo. Very unique. Yan, napakaganda o, diba? Sa kanyang tail light, sa kanyang headlight, and turn signal light. Yan, napakaganda. So, yun lang mga tol. Maraming salamat sa panonood. At ito yung magiging kabanding natin ngayon sa ating pagbablog, si Suzuki Avensis 125. Peace out!